Magandang hapon po mga kapatid. Si Aling Marie po ay magbibigay lang ng konting opinyon, pag-analisa sa mga nangyayari at katwiran para sa ating bayan. Mga kapatid, napansin niyo na po ba ang mga nangyayari sa paligid nang isagawa ang impeachment kay Sara Duterte? Tila po ang Quadcom ay nanahimik. Tila po sila ay mayroong niluluto. Kung ano man po yan ay bahala na sila. Pero masasabi ko po ay ito. Narinig ko po ang interview ni Kuya Noli Di Castro ng ABS-CBN, TV Patrol. Ang interview niya kay Congresswoman Luistro. Kay Senadora Leila De Lima, no? Tama po, hindi po kasama si Attorney Leila De Lima sa nag-file ng impeachment. Bagkos siya po ay kinuhang lawyer or legal counsel ng Akbayan, no? Ng Akbayan representative. Ngayon, dumako po tayo dito sa mga taga-Quadcom. Sino po ang inyong naging paborito sa Quadcom na magaling mag-imbestiga? Ako, aminin ko sa inyo. Si Attorney Luistro, si Congresswoman Luistro ng Batangas. Ako po'y hangang-hanga sapagkat sabi ko, ito, may pag-asa na makapagpakulong ng isang nagkasala. Hindi po naglalayo kay Senadora Riza Hontiveros na isang senador na nakapagpakulong siya ng dalawang malaking tao, si Alice Guo at saka si Kibuloy. At muntik na nga, kung hindi nakatakas, ay pati si Harry Roque. Ano po? Ngayon, inako ng taga-Quadcom ang investigasyon regarding sa confidential fund ni Sara Duterte at maging ang war on drugs ni Rodrigo Duterte ay pinasok din ang mga taga-Quadcom at ito ang mga taga House of Representative bilang mga investigador. Di po ba? At dito natin nakilala si Attorney Luistro ng Batangas kung paano siya kagaling na abogado na mag-imbestiga sa mga krimen at mga kasinungalingan ng mga Duterte. Ako po ay napahanga ng husto sa kanya. Subalit bigla akong nag-fail. Nag-fail po ang aking paghanga. Nang marinig ko ang kanyang katwiran regarding sa impeachment ni Sara Duterte. Ito po ay tila tinanggihan niya na suportahan. Sapagkat priority niya raw ang kanyang pagtakbo ngayong 2025 election. Ano man ang kanyang tatakbuhin, ano man posisyon ang kanyang tatakbuhin, good luck. Subalit ang masasabi ko lang po, Ma'am Luistro, sayang po ang sinimula ninyo. Sana man lang po ay itinuloy-tuloy ninyo ang suporta para ma-impeach ng diretso si Sara Duterte. Bakit po bigla yatang nag-iba ang tono niyo? Bakit po bigla yatang nagbago ang pananaw niyo? Bakit bigla po yatang nagambala ng inyong pagtakbo ang pag-iimbestigan niyo sa ating confidential fund na nilustay ni Sara Duterte? Sinasabi ko pong ating confidential fund sapagkat pera po natin yun. Madam, kayo po ni Congressman Chua, kayo po ang aming hinahangaan sa inyong pag-imbestiga. Iniisip po namin
na katulad ni Senadora Riza Ontiveros ay makakapagpakulong din. Meron nga po kayong na-contempt, pero bakit po biglang nanahimik ang lahat? Marami ang nag-aambang sa investigasyon, subalit para itong bula na bigla na lang nawala. Bakit po na lumitaw ang impeachment ay nakarinig kami na ayaw niyong sumuporta dito? Ano po ang rason? Alam niyo po, madam, alam niyo po, sir, alam niyo po, mga kapatid, hindi naman po tayo ipinanganak kahapon. Marami na rin po tayong politiko at kandidato na napagmasdan sa bawat eleksyon. Tayo po ay tumanda na sa ating bansa, nasabik na sa matiwasay at tahimik na pamumuhay dito sa bansang Pilipinas. Subalit hindi natin nakakamit. Sa pagkakataong ito mula noong 2016, hindi na tayo nagkaroon ng pag-asa dahil sa mga ginawa ni Duterte, lumubog ang bayan, naduwag ang taong bayan, sinundan muli ng isa na namang kahindik-hindik na pamamahala ng mga taong ayaw na ayaw ng taong bayan. Oo, isa si Marcos, isa si Duterte, sa mga umupo ngayon, na ayaw ng taong bayan. Pero sa pagpapakita ni Marcos ng maayos-ayos na pamamahala, ang sumarga naman ay nang todo ay itong si Duterte, si Sara Duterte. Sila-sila nagkakagulo. Sila-sila nagwawalang hiyaan. Walang katahimikan. Pagkatapos, sa pamamagitan ng inyong pagiging atribitida sa mga investigasyon, susukuan nyo pala at pagdating sa impeachment, tikom ang mga bibig ninyo. Ayaw nyo sumuporta. Bakit po? Nagkaroon po ba ng bidding? Sa pagkakataong ito, natatanaw namin na ang eleksyon ay pera-pera. Hindi kampihan. Bagkus pera-pera, presyo ang labanan. Alam po namin, karamihan sa inyo ay gustong magkamal ng pera ngayong eleksyon. Kailangan nyo yan para manalo kayo. At ang dalawang nag-uumpugan na malalaking leader ng bansa ay nagpapaligsahan sa inyo ng mga tatakbo kung sino ang makakasama nila, kung paano nila makukuha ang tunay na trono. Si Sara Duterte na may impeachment case, lumalaban pa rin kay Marcos yan. At si Marcos naman naghahangad din na may panalo ang kanyang grupo ng mga senador at kongresista. Ano ang paiirali ng dalawang ito? Kwarta. Kwarta. Lahat ng tatakbong kandidato ay buhay sapagkat aalukin nila yan ng kwarta, pataasan ng presyo, bidding. Kung kay Sara Duterte ay 20 million, 30 million, 50 million kada isang kandidato, gagawin naman ni Marcos na 70 million hanggang 100 million bawat isang kandidato. Ngayon, dahil po ba dyan kung bakit kayo ay nag-iba ng pananaw? Alam niyo po, mga kapatid, sa pagkakataong ito, may mga kandidato tayo na walang pinapanigan. May mga kandidato tayo hindi sasama sa Marcos, hindi sasama sa Duterte. Tahimik lang sila. Hindi nila kailangan ng Marcos, hindi nila kailangan ng Duterte. Pinaka the best, mga kapatid, bilang mga simpleng mamamayan tayo na magluluklok muli, na para tayong nakikipagsugal,
piliin natin ang walang pinapanigan na kandidato. Piliin natin ang mga kandidato na walang sinisino, alinman sa dalawa, presidente at vice-presidente. Kasi ang laro nitong dalawang ito ay patuloy na laro, patuloy na sugal. Kaya wag na tayo makipagsugal, wala tayong mapapala sa mga yan. Hindi tayo ang bibigyan ng mga yan ng pera, hindi tayo ang bibigyan ng mga yan ng ikabubuhay. Bagkus, kukunin niya ng mga kandidato, manalo, matalo sila, may pera na sila. Laro, tuso, utakan, perahan, diskarte ang ginagawa ngayon ng mga kandidato. Didiskartehan si Marcos pagkatapos tatalikuran. Didiskartehan si BP Sara pagkatapos tatalikuran. Matitira dyan ang mga wagas na maka-Marcos at wagas na maka-Duterte. Pero kapag ang alok ng Duterte ay mas mataas kaysa kay Marcos, yari na ang Marcos. Ako pa'y naniniwala kung sino ang mga kakampi ni Marcos. Naniniwala po ako mga Remulla Marcos talaga yan. Dito. Sa Cavite. Dahil noon pa man, noong 2016, ayaw na nila kay Duterte. Iilan lang po sa aking daliri ang taong mapapagkatiwalaan na hindi sasama sa mga Duterte. Kung ako naman sa inyo, mga kandidato, kung talagang ang inyong utak, ang inyong isip, ang inyong puso ay nasa paglilingkod sa bayan, hindi kayo masisilaw sa pera. Makontento kayo sa inyong mga suswelduhin na ipasuswelduhin ng taong bayan sa inyo. Kami ang boss nyo. Kami ang paglilingkuran nyo. Sa amin kayo makinig. Huwag kayo makinig sa mga nakatataas na may perang kayang-kayang bayaran ang pagkataon nyo, pati na ang minimithin yung paglilingkod ng maganda sa bayan. Bakit nyo ibibenta ang dignidad? Nandito kaming mga mamamayan. Nandito kaming mga mahihirap. Hindi man kami magbigay sa inyo ng pera. Pansuhol para kayo ay manalo. Ang aming maibibigay ang aming taus-pusong boto, tiwala, pagmamahal. Yan po ang maibibigay namin sa inyo. At magiging inspirasyon kayo ng mga kabataan kung sakali na hindi kayo magpasilaw sa pera ng mga kawatan. Sapagkat ang perang yan ay galing sa taong bayan. Huwag niyo na po pansinin yung pera. Ang pansinin niyo yung nangyayari sa ating bayan. Ang pansinin niyo yung mga nagaganap. Sobra ng hirap ng buhay. 1,000 mo wala nang nabibili. 1 oras lang kayang ubusin ang milyones. Paano yung mga mamamayan na patuloy na manunumbat sa inyo? Paano yung mga mamamayan na magtatanim ng galit sa inyo dahil pera ang tiningnan nyo, hindi ang kapakanan ng bayan? Bakit kayo naduwag? Ano po ang dahilan? May banta o may alok na halaga? Dalawa lang po ang amin tinitingnan sa mga taong umaatras pagdating sa impeachment ni Sara Duterte. Ang tinitingnan po namin dito ay ang pagbubuwis nyo ng buhay o yung magkakapera kayo. Tama. Sa isang wise na politiko, pipiliin niya pera na lang. Wala na siyang pakailam sa bayan. Hindi pa siya namatay. Kung ang alok sa inyo ay ano? Buhay o pera? Pera na lang. Enjoy pa. Diba? Wala na kayo pakialam sa bayan.
Sayang na naman ang 3 taon. Naguguguli ng mga senador at mga kongresista. Kung sa presidente man at vice president, sayang na naman ang 6 taon. Naguguguli na wala na namang nangyari. Wala na namang naidulot na maganda sa bayan. Nagsisitanda na lang ang mga tao. Dating alis ang tao. Ibig ko sabihin, may pinapanganak, may namamatay. Pero ang bayan, nakadapa. Hindi man lang nakatayo. Bakit po kayo ganyan? Bakit po kayo nagpakitang gilas sa amin? Ano po ba yun? Ningas kugon? Kumuha lang kayo ng simpatya para kami bumilib at iboto kayo, ikampanya kayo? Hindi na po. Mabuti na lang habang maaga pa, wala pang campaign. Nakita na namin ang mga tunay nyo na pagkatao. Hindi na po kami mag-iintay na kayo'y manalo pa. Dahil ngayon na namin kailangan ang suporta nyo para sa impeachment kay Sara Duterte. Kung kami nga ng mga ordinaryong tao, walang hinangad kundi kabutihan ng bayan, bakit kayo ng mga umuupo na sinusweldohan namin para paglingkuran ng bayan, bakit hindi nyo magawa na pagandahin ang takbo ng mga kapakanan ng mamamayan? Ano po ang kulang? Dapat po ba kaming mga simpleng mamamayan ay mag-ipon ng limpak-limpak na salapi at ibigay sa mga gusto naming tatakbo para lang paglingkuran kami ng tama? Hindi po yata tama yun. Binibili na ba namin talaga ang inyong paglilingkod? Matagal na po namin binili. Matagal na namin yan binabayaran. Mula pa sa aming kanununuan, nagbabayad na kami para paglingkuran nyo kami ng maayos. Pero nasaan? Nasaan ang inyong paglilingkod ng maayos? Wala, niloloko nyo kami. Mga sinungaling kayo, mga paasa kayo, kaya hindi na kayo dapat magsiupo. Wala na dapat buboto sa inyo. Yung mga kandidato dyan na mga nagsasalita, yung mga nagbablog, huwag niyong lalasunin ang utak ng mga tao. Alam ko kayo, namumuliti ka lang din kayo. Huwag na kayo mamili ng inyong magiging mga makakasama. Manahimik na lang kayo, sa campaign na lang kayo magsalita. Huwag yung ngayon pa lang ini-encourage yun na yung tao na paniwalain na si ganito, si ganyan ay magaling. Hindi totoo yan. Nakikita namin ang lahat. No? Naririnig namin ang lahat ng mga katwira nila. Kaya hindi nyo kami pwede lukuhin. Yung mga kandidato dyan na nagbablog, ingat-ingat lang kayo sa pagsasalita. Tumatakbo kayo. Kakandidato kayo. Hangad nyo rin ay boto. Hindi tama na laruin nyo ang utak ng mamamayan. Ako, hindi ako kandidato. Simpleng mamamayan ako. Ang simpatya ko ay nasa bayan, nasa bansang Pilipinas, at higit sa lahat, nasa mamamayang Pilipino na nag-aalay ng kawawaan ng dahil sa inyo. Alam ko naman kayo eh, matalo-manalo kayo, may pera kayo, dahil yung mga hahawak sa inyo ng mga matataas, sigurado may perang isusuhol sa inyo. Aminin nyo na mga mukha kayong pera. Aminin nyo na mga pera-pera lang kayo. Aminin nyo na mga abogado nga kayo. Pero may natulungan ba kayo sa inyong mga tao? May mga lumapit sa inyo, tinulungan nyo ba? Hindi, di ba? Pag may nagsumpong sa inyo ng problema, kahit advice, nabigyan nyo ba? Hindi, di ba? Kaya nga eh, tinatalikuran kayo. Sa simpleng paglapit ng isang simpleng mamamayan, hindi nyo man lang naturuan ng gagawin. Hindi nyo man lang naalalayan. Marami dyan. No? Kaya pwede ba? Huwag na kayo mang-encourage. Yung mga line-up ninyo,
Hindi ko kailanman paniniwalaan yan. Dahil may telepono tayo, may messenger tayo, may mga telepono, may mga laptop, may mga cellphone. Ang dali-dali nyo lang mag-usap-usap. Ang dali-dali nyo lang magkwentuhan, magplano ng mga gagawin nyo para paikutin ang taong bayan. Hindi na. Dahil pag nangampain kami, ang ikakampanya namin, yung mga walang cellphone, yung hindi pwedeng lasunin ang utak, hindi kami mga kandidato, pero mga ngampanya kami para sa aming kandidato. Doon namin ipagtatapat ang mga katotohanan. Kaya tigil-tigilan nyo ang pang-encourage sa tao dahil hindi kayo karapat-dapat. Pera lang ang habol ninyo sa bayan. Pera lang ang habol nyo sa gobyerno. Ngayon pa lang kitang-kita na mga mukha kayong pera. Salamat mga kapatid. Kung alam niyo po ang sinasabi ko, pwede niyo po ako i-PM at i-explain ko po sa inyo kung ano ang aking ibig sabihin. Kung hindi pa po kayo nakontento sa aking sinabi, i-PM niyo lang po ako. I-explain ko po sa inyo. Marami pong salamat mga kapatid. I love you all.